Kasi itong young actress na ito, itong young actress na ito na napabalita nga na nagdadalang tao, sa November na pala ang due. May breach of contract siya eh. Dahil nga nabuntis siya, di ba? Kung kakasuhan man nila, ano naman ang magagawa niya, di ba? Sabi naman sa inyo, it gets better every week. Kaya nandito naman po ang Pep Troika sa aming Troika Talk. Nagsasabi sa inyong katok mga Pepsters! Oh, what a week! Kasi natalabas din ating pinakatatagong guesting sa Family Feud. Ano yung mga pulot? Ano yung mga reflections sa Gorgie? Siyempre, boga to si Morley. Ikaw ang bida! Sabi sa mga ikaw alam. Ikaw lang nakita. Eh, ako naman lagi din yung sinasangkalan, di ba? Ayaw ninyo maglaro doon sa Fast Money Round. Ako na lang. Ang maganda lang doon talaga, we played not to win but to have fun. Yun naman talaga. Ako naman gusto naman talaga. Sabi mo nga, okay ka lang matalo, di ba? Okay lang, huwag naman tayong ma-zero, di ba? Nakakatuwa yung mga nakalaban natin. Talagang after, walang feud naman, di ba? Wala naman. Talagang enjoy naman pero talaga sila. Pero alam niyo naman na hindi ako makaget over. Yung learning ko talaga doon, hindi lang talaga yung tamang sagot. Kundi kung ano yung sagot ng mga survey. Kasi imagine the last question, di ba? Yung anong salitang nagtatapos sa hood? Bigla lang sagot ng Morley Plywood. Ay, meron na ba? Meron na ba? Paano nag-store, di ba? Pangmasa. Meron pala talaga. Vindicated siya. Meron naman pala talaga sumagot ng plywood. Kung at ano tayo lang talaga yung teammates na nagsasabing, Sirian! Oo. Kasi usually sinasabi, top answer. At alam mo, totoo pala yun, sa mga gustong maglaro, sa may mga planong maglaro ng Family Feud, totoo pala yun. Anong unang pumasok sa mind mo, yun ang isagot mo. Huwag mo lang i-justify, huwag mo lang hanapan ng ano. Kasi tama pala talaga. Kasi yung dun sa tanong na anong salita nagsisimula sa hood, ang una talaga pumasok sa utak ko, Robin Hood. Just imitinan yan mo. Sabi ko, hindi naman salit. Hindi naman pangalan ang Robin Hood, di ba? Yun pala ang top answer, Robin Hood. Pero ang daming aabangan sa ano, sa Family Feud. At ang daming gustong mag-guest. Ayan na nga, yung mga ibabalita ko. Kasi pagkatapos nag-file ng actually hindi pa nagfa-file ng candidacy yung ibang mga politiko na nanunuyo na sila sa Family Feud dahil na mag-guest doon dahil na maglaro. Mataas kasi ang rating. Ang taas sa energy ni talaga, nagkikwento pala ako, ina-advance na niya. Oo, di ba? Ayun na nga. Kasi nagsimula doon, nakita ng mga ilang mga politicians na ay naglaro si ano, Ben Avalos. Si DILG Secretary Ben R. Avalos. Ang ganda exposure. Oo, at maganda yung ang paglaro niya doon. Mataas ang rating. Oo, mataas naman talaga ang ratings ng family. Consistent naman talaga mataas ang ratings ng family. Kawawa yung katapat yung mga kalaban. Na ano? Sige nga, ikaw nga. Ano? Sige, Der. Ano yung katapat? Oo, ikaw naman mangunang-una dyan. Bida-bida ka. Sige, ano? Start ang Family Feud. Nasabi mo nga, pati hindi sila doon maglaro. Diba? Doon sa will to win. Ay, yun na lang. Kasi positive vibes ang ano, positive vibes ang Family Feud. Kasi, syempre ngayon, di ba, kinakasanan ng mga politicians kung saan sila magpi-place ng mga ads nila. Habang hindi pa counted yung hours nila kasi hindi pa naman start ng campaign hindi pa naman. Pero ngayon, wala pa naman yung mga lumalabas ng mga ads nila, di ba? Wala naman yung boto si ganyan, mga ganon. Pero naglalabas na sila ngayon, di ba? Exposure, no? Ang dami, di ba? Ang dami na talaga. Kumikita na yung mga networks. Oo. Diyan, nakakabawi-bawi yung mga network. Ang GMA in particular. Correct. Kasi doon lang talaga sa nakakabawi dahil dinigyan. Alam naman natin, di ba, na bumagsak din talaga ang sales mga TV network. At hindi lang doon, kundi yung iba pa mga platforms. Correct. So, ayun na nga. Ang Family Feud, ang isa sa gusto talaga nila mag-play sa meron pa bang iba na gusto nila puntahan? Siyempre mga news doon naman talaga. Di ba? Mga soap din. Showtime siguro, no? Di ba? Pwede. Oh, kasi may GMA na, may EBS pa. That would be a good venue. Tapos yung iba pang mga soap din, na mga top rated na mga ano. Mag-guest? Soap. Mga... Hindi. Doon sila mag-play ng ads. Pero alam mo, Gorgs. Pero dito sa Family Feud, gusto nilang mag-play
place ng ads doon. Pero gusto nila maglaro din. Oh, maganda. Magandang package yan if ever. Pero kasi alam natin na as early as, I think, August, September, tinanong na ng networks kung sino yung mga artista nilang tatakbo. Kasi, di ba, parang iniiwasan na rin magbigay ng assignments kasi yun na nga, magkakaroon ng election ban eventually. Speaking of Family Feud, corollary to yung kwento ko naman, yung news ko naman, yung director nito na si Treb Monteras, yung director ng Respeto sa Family Feud, no? Nag-post ng comment kasi lumabas, nag-viral yung comment ni Butch Dalisay, writer, very good writer, tungkol kay Tessie Coson na naghihintay ng bagahe niya sa airport na tahimik lang daw. So, kailangan daw parang purihin or inappreciate niya yung katulad ni Tessie Coson na walang bodyguard na mag-isa naghihintay. Ito yung sagot nung director ng Family Feud. Nakakatawa namang i-romanticize ang isang simpleng bagay tulad ng paghihintay ng bagahe lalo totoo na naman, dahil sa isang mayamang tao ang gumagawa nito. Ang katotohanan, si Tessie Coson, miyembro ng isa sa pinakamayamang pamilya ng bansa, ay naghintay ng pantiwasay sa kanyang bagahe sa NAIA ay hindi dapat palakpakan. Dapat naman gawin ito ng lahat ng biyahero. Dapat naman. Ang ganitong klaseng post ay nilalahati ang mayayaman sa pamagiging normal lamang at pinalalakas nito ang walang saysay na pagkahumaling sa mga may pera. Ano bang dapat gawin niya? Magwala o magtantrum sa mga naghihintay na wala pang bagahe? Ang tunay na dapat bigyang pansin, ito yung kambyo niya, ay at papurihan ay mga underpaid sales lady sa mga malls niya na tumatayo ng mahigit 8 oras kada araw para kumita ng sapat na pang-araw-araw na gastusin. Silang nararapat na bigyang halaga at pansin, hindi ang simpleng paghihintay ng bagahe sa isang mayaman, ng isang totoo mayaman. Naman. Actually, at saka kung halimbawa mayaman ka or influential person ka, na hindi ka maghihintay, masama ba yon? Oo nga. Pwede ka naman mag-utos ng mga tao mo para maghintay ng bagahe mo. At hindi dapat, di na dapat i-extol. Kaya medyo si Sir Butch Dalisay parang, nako, hindi na dapat sinigle out pa yon. Tuloy nag-viral totoo yung naman. Comment na yun. Totoo naman. Kasi ako, yung initial reaction ko nung nabasa ko yun, ano naman ngayon? Totoo. Diba? Bakit kailangan papulihan? Una, hindi naman talaga siya kilala ng masa. Yes, kasi kung mga celebrities yun na naghihintay, magkagulo. Magkagulo, pa-picture. Kaya tuloy, inuutos na lang sa PA nila or sa alalay nila ang maghintay ng bagahe, which is tama rin naman. But to make things clear, hindi siya yung may kasalanan, ha? Ang nag-post. Oh, kasi wala naman siyang ginagawang masama. Naghihintay lang siya talaga. Yung nag-post lang talaga na si Sir Butch na siningle out pa siya. Dati nung presidente pa si President, dating President GMA, si Gloria Macapagal Arroyo, pinupuri rin nila, may mga pero hindi pa talaga ng mga viral, di ba? Oo, na pinupuri nila si Loli. Kasi ang simple lang naman din talaga ni Loli Arroyo, di ba, na pumipila siya sa aeroplano pag nag-check-in. Yes, yes. Pumipila siya. At okay lang yun. Simple pero yun lang naman okay expected naman of all of us, di ba? Yes, yes. So, yun lang yung balita. Ay connected pa rin sa Family Feud kasi yung director ng Family Feud mismo yung nag-post nun, nung comment na yun. Ako may update ako sa Incognito. Katatapos lang nilang mag-shoot sa Matera, Southern Italy. Ngayon sa Cebu. Oo. May mga, bukod sa kay Jane De Leon, may isa pa silang pangpasabog na guest. Aabangan. Wow. At saka, I think yung Incognito, baka next year na siya ipalabas sa Netflix. Malaman. Netflix muna. Basta maghahandaan na. Yung may advanced episodes, tatapusin na muna yung Lavender Fields. Lavender Fields. There's something about the ABS shows na lang na Netflix, pero pinapanood pa rin sa mismong mainstream station. Mataas pa rin ang rating. Correct. So, parang challenge din yan sa Incognito eventually. Para pagandahin. Ano yan? Kasama ba sa Netflix deal na kailangan talagang bongga at hindi sa Metro Manila sinushoot? Hindi naman. Ang ganda naman ang casting nito . Oo rin naman. Pero Lavender Fields din, gano'n, di ba? Parang hindi lang dito sa Metro Manila, kundi sa iba rin. No? Pero ito talagang nag-ano sila, nag-Palawan. Yeah. Tapos meron sila sa Benguet. At meron sa... Sa Italy. Sa Italy. Hindi natuloy yung tawi-tawi. Dapat magtatawi-tawi sila. Nag-popular na eh. Oo, maganda kasi panuurin yung isang programa o isang show na ang ganda ng mga tanawin na pinapansin doon. Kasi maganda rin talaga na iba yung mga napapanood. Katulad ng Lavender Fields din, di ba? Ang gaganda ng mga bulaklak.
Totoo. Ang ganda ng mabulaklak na pinapanood mo. Tapos yung trabaho doon, tablescape artist, si Lavender Field, si Jody Santa Maria. Kaya nga sinabi ko doon sa friend din namin na si Pinky Tobiano na siya siyang chemist at the same time tablescape artist din siya. Ayun pala yun. So sabi ko, ano, panuurin mo, baka meron ka maisi-share. Magaganda rin naman ang location ng Pulang Araw. Nag-shoot pa yan sa ano, sa bayan namin, sa Lukban, Quezon. Nagulat na naman. Tapos yung ano, yung cementerio, lumang cementerio. Nag-shooting dun yung haplos. Maganda naman talaga. Ni si Christopher De Leon. Oo, wala naman tayo issue. Pati yung simbahan ng Lukban. Kasi nga, di ba, si ang Mavix Productions, kilala sila. Oo, nag-shoot sila sa iba-ibang bansa. Yes. Diba? Indra Satan, nag-shoot ba yung sa ibang bansa? Hindi. Pakaramihan sa mga ano nila, ibang ano naman yun. Hindi, pero karamihan talaga nila. That's sinishoot true. Nila sa ibang Dollhouse, bansa. Diba? Oh. Dollhouse, diba? Oh. Sa Europe. Tapos ito, na nag-shoot sila, si Alexa Miro ang bida. Ayan, may isa pa nakalimutan ko, sa Chile naman sila nag-shoot. Diba? Oo, diba yung mga kakaiba, yung mga napapanood, diba? Oo. Okay. Yun. So, ang Dear Satan ay Netflix na rin. Netflix special. Netflix. Pang Christmas. So, December. Pang Christmas. Streaming. Oo. At, will they change the title? Dear Santa na. Ah, Dear Santa. Naglabas ka sila ng statement na, di ba? Uy, yung sa ano, nagbobotohan na sa Mixed Music Awards. Okay. So, ikayo, sa tingin ninyo, sino ang karapat-dapat maging Artist of the Year? Of 2024. O, mga magkakalaban, Beanie, siyempre. Ako, yun na yun. Juan Carlos, si JK. Okay. Lola Amor, Maki na sold out ang concert. Sold at out. SB19, yung lima. Sino ang bet mo dun sa lima? In terms of excellence, kung excellence, that's SB19 pa rin ako. Pero yung Beanie talaga, yung parang phenomenal, yung kanilang three popularity, days diba? Three days na sa Coliseum. So, ang bilis maubos ang tickets. Iba, no? It says something about the audience na hindi lang dahil magaling, kundi dahil may kabit ka sa masa. So popularity ba yan ang ano dyan? Ang laban lang. Kasi butuhan. Butuhan sila. So, mas popularity. Oh, sa Song of the Year, anong ano bet yan? Ninyo? Ang magkakalaban naman, Dilaw ni Maki, Ere, paborito ko yan, ni JK, Pantropico, Sayaw-sayaw ka sa Beanie. Tapos, Raining in Manila ng Lola Amor. At saka, Sining, Janela, featuring JR. Anong bet mo sa mga yun? Yung Dilaw, yung malakas. Yung kasi kinakanta ay, ang lakas sa akin, Ere, ni JK. Ere, ni JK. Ako, Pantropico. Pantropico. Oh, Pantropico. Kasi parang nag... After sa Lamin sa Lamin. Nag-start siya ng trend eh. Yeah, after sa Lamin. Oo, nung nag Pantropico. At kahit bata, alam nila. Kahit pati matanda, alam nila yung kanta. Kaya yung mga ano, mga Sawing Palad, alam na alam yung Ere. Sawing Palad lang. Ayan na. Oy, good luck kay JK sa kanyang major concert November 29 sa Mona Fiesta. Si JK, akala ko kakausapin mo. Oo nga, tingnan natin kung makakausap natin siya before the concert, the major concert. Kasi kita natin yung mga kaibigan natin sa panulat. Di ba? Puro post-kitty-post sila bilang supporta nila kay JK. At probably yung kay Sylvia Sanchez na rin. The producer. So, good luck. Si Sylvia, si Sylvia, ang promote ng promote, diba? Hindi, ito lang. Go. Si sa'yo, sino pinakamagaling na performer? JK or Darren? Kung mas magaling. Mas magaling sa pagpa-perform. Ako kasi mas iba yung nagagawa niya, si JK. Para kay Juan Carlos ako. Ako maka-JK din ako, mas madaling kausap. Parang hindi sa performance sa mga kausap eh. Daming personal ka eh. Personal sa iyo eh. Pero mabait din naman si Darren. Nag-perform yan sa ano? Sa Eddie's? Yes. O, ayun naman. Ano nga? Sino na nga? JK ako eh. Ako rin JK din. Ako naman, ang maganda siguro, di ba, parang ang mga dream concerts sa atin, Martin Gary nagsama na, di ba? Oo. Ang hindi pa nagsasama, Eric Jed, di ba? And then JK and, ano? Darren. And Darren. Di ba? Oo. Bakit ka dapat? Okay, let's go to the blind items. Blind items? Sorry, may ibang pwede pag-usapan. Ano pa? Magkasasama-sama sa Meisner Acting Workshop. Okay. Binalita ito ni Direka Joey Reyes. Yes, sa mga... At si Angeli ba yan? Oo, isa sa mga project yan ng, ano, ng FDCP. Correct. Pagsasama-samahin sa isang Meisner Acting Workshop, walong kabataang artista ng GMA Sparkle, okay. Walong kabataan
mula sa ABS-CBN. Okay. At walong kabataan din sa Starcada ng Net 25. Ah, may TV5. May lumabas sa mga names? Wala pa. Magkano yung sa ABS-CBN pa lang, 40 yung pagpipilian na i-audition. Okay, game. Naku, edi talbog sila ng Sparkle. Wala lang pipiliin doon. 300 ang mga tali sa Sparkle, dahil. Hindi, yun yung shortlist. Oh, oh. Young stars. Pagsasama sa Net 25 naman, star kada. Parang walo lang din talaga na rin sila. Mga 30 sila. Ay, ang dami na umalis doon. Kung gusto nyo may mag-acting workshop, sino sa mga alaga ng networks ang gusto nyo isama sa acting workshop? Ito yung hindi pa masyadong ano. Yun kailangan yung kailangan ha sa endgame. Mga bagets pa? Mga bago, okay. Sa Sparkle, talaga naghahanap daw ako ng pangalan. Ako hindi ko makakilala. Hindi, kasi ngayon yung mga bago rin sa Sparkle, yung mga bagets, yung mga, in fairness, nagre-rate yung maka nila. Na nandoon, si Marco Masa, yung dati. Ah, magaling naman siya. Oh, siya, doctor. Magaling naman siya. Oh, si, kahit sabihin ko naman sa inyo kung ang pangalan, magtatanong kayo, sino yan? Sino? Oo. Sino sabihin mo? Nakalimutan ko ba? Ikaw pala. Si Ashley Sarmiento? Hindi ba Ortega? Si Ashley Ortega. Ikaw si Ashley Ortega. Oo. At may isa doon na ano eh, talaga nag-Google na lang daw ako. Oo. Yun. Siyempre, isama na natin doon. Magaling. Nasilip ko last Saturday yung Maka. Magaling pala itong si Zephanie, yung singer. Nakapartner yan noon ni ano, di ba? Ni Michael Sager sa ano? Michael Sager. Oo, nagpa-partner-partner pala siya. Yun si Michael dati. Sager, dapat din mag-workshop siguro, no? Oo, kasi ano din bet naman ko si yun, Michael. Eh. Oo, talaga sinabi niya. Sinabi niya talaga yung bet. Promising naman din talaga si Michael Sager. Ako, sa tingin ko, Gabby Garcia. Baka makatulong. Ay, hindi. Hindi, kailang bago naman. Ano, makakatulong yung bago. Workshop. Yung sa Maka, kayo, isa doon na nakita ko na ang lakas ng dating, na marunong din na Marte, medyo may angas siya, si Dylan Menor. Si Dylan Menor. Magaling siya. Tapos, galing. May ganun, tapos yung si Shanti, yung mistisang girl, yun. Saka si Olive May, yung member dati ng na-interview na natin yan. Oo, na-interview na. Ano, dance group. Na-interview dati ng ano. Umiwali sa grupo niya. Sa grupo nilang ano. Ikaw ang PR noon. Senior mo. Brum-brum. Oo. Pero plus gold. Oo. Si Olive May. Si ano siya. Ano? Yung kanilang group dati. Brum-brum. Anong group natin ni Olive? Basta kanta nila yung brum-brum. Alam niyo na po ba sinong pinakamatanda sa group? Hindi kasi nawala na sa isip ko. Si letter C yung title ng grupo nila. Oo. Ano? Bulaklak yun, di ba? Kalista. Kalista. Member si Olive May ng Kalista. Asan yung Kalista? Andiyan pa rin naman sila. Nakalista pa rin sila. Nakalista pa rin sila, sa mga P-pop group, di ba? Okay. Magaling naman mag-perform yun. Pero wala na nga doon si Olive. Si Olive may isa promise. Ang ganda kasi din niya. Okay. Yun, isa sa mga, sana isama yun sa workshop. Sa workshop. Diba? Okay. Mga promise. At yung gastos sa niya ng FDCP, no? Sa Subic, may sponsor. Pwede, talaga pwede. Intensive acting at workshop. At saka syempre sa Net 25, yung nagsusuplayan tayo ng tinapay ng Bethlehem. Si Shira Tweg. In fairness naman, si Shira masarap Tweg. Ang Bethlehem. At saka si Shira Tweg naman, in fairness, ano, promising naman din. May talent naman, magaling kumanta at napakagandang bata. Okay. Mm-hmm. Ako naman, yun yung ano sa Meisner, si Angeli Bayani, yung ano. Yung partner ni Angeli Bayani is Ross Pasigan. Mm-hmm. Hindi pa na-announce na, pero unahan na natin sila mag-announce. Mm-hmm. Ang yung anino sa likod ng buwan, di ba, gagawing play. Gagawing play. At ang star down noon so far, si
Ross Pesigan, yung kapartner ni Angeli, uh-huh, yung gaganap sa papel ni Anthony Falcon doon. Nag-frontal nudity doon si Anthony Falcon. So, tingnan natin kung gagawin niya. At si Martin Del Rosario, yung papel naman ni Luis Alandi doon. So, mas exciting kung palit sila ng papel. Tapos sinigur, yung babae hinahanap pa, yung gaganap ng LJ Reyes. LJ Reyes. Palabas sa Viva Max Plus. Ipinalabas yan sa Viva Max. Viva Max Plus! Anino, oh, anino. Sa likod, palabas sa likod pa. Palabas pa. Palabas siya doon. Nung nag-promote si Adrian Alandi, nabuhay uli yung issue nila ni LJ Reyes. Ay, nagkaroon sila ng... After pala noon, nung nangyari incident, ikaw, Noel, mas alam na alam mo yan. Dahil tahimik tayo noon, di ba? Oo. Nabuhay doon. Na doon, sinabi niya, after pala noon, hindi na sila nag-usap talaga ever ni LJ. At saka rin hindi na ayos yun, no? At in that time, yun na nga, parang okay si Luis at si Adrian at saka si Paolo. Na kasi that was the time na si LJ at saka si Paolo, di ba? Pero at yan nanalo si LJ ng Orianes Actress. Nawala ba siya? Nag-attend siya? Wala. Nag-attend ba siya? Personal yung tinatag. Nag-attend siya. So, yung issue na yun kasi, parang sinabi na ay na violate or something. Oo. Pero kita naman sa camera na wala. Parang when you do those love scenes, one shot film. And then medyo yata nagtampo si LJ rin kay June Lana. Kasi sabi ni June wala. Parang pero iba yung kwento niya. Kasi iba-ibang mga version naman. Panoorin na lang sa Viva Max. Siyempre hindi natin naman makikita doon, di ba? Nasa katawan yun eh. Nasa kay LJ yun. Na may naramdaman daw siya. May naramdaman daw siya na ginawa ni Luis. Nasabi niya yun eh. Doon hindi na lang namin sinulat. Ni Adrian. Oo nga. Ni Adrian. Siyempre hindi na lang namin tinanong si Adrian tungkol, hindi namin inurirat ng kung ano talaga. Correct. Ang sinabi lang niya na hopefully, na sana na ayos, pero hindi daw talaga sila pa nag- usap na yun after nga. Na hindi na sila nagkagabaho. But siguro they have better lives na now. Siguro yes, hindi na, ano na. Pero part din din ng trabaho talaga, di ba? Oo, hindi maiiwasan. Oh, asan na ang blind item mo? May baon ka. Ito yung energy talaga. Fast forward siya. Tatapusin na dapat eh. Kasi siyempre sa pagpa-fast forward yan, okay, bibilisan natin. Kasi itong young actress na ito, itong young actress ito na napabalita nga na nagdadalang tao sa November na pala ang due na siyang mga manak. Itong young actress na napaka-promising pa naman sana na bigyan siya ng magandang role markado. At na marami ng hinayang sa kanya na bigla siyang sa kanya pa naman umaasa yung family niya. Okay na rin naman din talaga sana. Alam ko kung may bahay na siya. Kung okay sana yung ama. Diyos ko. Ah, sino ba yung ama? Showbiz din? Hindi. Okay. Parang minaliit nila yung nakabuntis doon sa kay... Uy, maraming mababait na taga-Tondol, Manila. Ay, oo, sabi nila. Ayaw mo orli alinyo niya. Hindi ko naman sabi pag taga-Tondo ka, ano ka kaya lang, wala naman siyang masyadong tiktokeris daw eh. Ah! Uy, may mga mayayaman na tiktokeris ka. Eh, kaso ito hindi. Sabi nila, sana nakakita pa siya ng mas okay-okay. Pero hindi naman natin kasi ma-question kung yun doon siya na-inlove. O yun ang mahal diba? Niya eh. Pero yun nga lang, bumigay agad siya. Sayang din kasi alam ko napaka-promising. At saka ang taas na expectation sa kanya ng kanyang family na siya lang talaga sana makakapag-ahon sa hirap. At saka alam ko dapat ay, may breach of contract siya eh. Dahil nga nabunti siya, di ba? Pero hinayaan na lang ng management team nung kanyang nag-handle sa kanya na kasi sabi nila kung kakasuhan man nila, ano naman ang magagawa niya, di ba? Yeah. Magdagdag pa stress sa kanya at makapaka-apekto pa sa kanyang pagbuntis. So... Pero let's wait kasi after that, by November, pag manganak, sana nga ay makakabalik pa siya. Hindi naman siya yung unang nabuntis. Ay, At hindi rin siya ang panghuli, for sure. Ay, my God. Oo, nga, pero naman yung karamihan doon, kahit papaano, nagkakapangalan na, di ba? Hindi, meron akong mga kilala rin na nag-uumpisa pa lang. Pero nakabalik? Hindi nagtagal din. Isang number one na nakabalik na maganda talaga na ang karir niya after mga si Jeneline Mercado, di ba? That's true. But then, where's she now? Well, hinihintay yata siyang mag-sign
sa network alam, anytime soon. Alam nyo ko ang kwento pala doon, mm-hmm. kung bakit medyo natagalan yung pag-renew ng contract na sa GMA7. Kasi may isa na silang company ng parang management team din. Yun ang inaayos nila. Nila ni Dennis. Oo, ni Dennis. Na part din sila doon sa may-ari ng kanilang management team. So dapat may commitment din ng GMA doon. Parang ganun yung mga inaayos ayos okay. nila. Hindi lang doon sa Aguila, kay Tita Becky Aguila. Okay. Ano ako pa? May blind item din. Okay, game. Ano? Isang young actor at young actress naghabulan sa set, sa taping. Okay. Dahil sa cellphone. Dahil? Yung cellphone ay may video na something na ginawa nilang dalawa. Oh. Kaya ayun, naghabulan sila sa set. Para yung isa gustong ipadelete. Burahin. May relasyon ba yung dalawa? Hindi nila inaamin, pero obvious dun sa set. Ah, okay. Hindi ko kilala kasi, top rating ako show? Ako rin hindi ko Hindi masyado. Saka hindi sila masyadong kilala. Masa yung actor, yung actress. Okay. Marami talagang kababalaghan sa set, no, pag nangyayari. Uh-oh. Ako yung blind item ko naman. Medyo nangyari a few years back. Pero tungkol din to sa isang nilaman yang na parang medyo may edad ng aktor at saka actress na inclusive tayo, swings both ways. Ah! Na nagkatikiman dun sa set na yon. So yun lang ano natin, parang hindi mo akalain na may sarili silang mga commitments ngayon. Pero yun, may ganun. Parang even their choices kung sino magiging partner nila. Ganun sila ka-open at ganun ka. Eh, marami naman nangyayaring ganyan. Kuminsa sa mga, out of town na sports tournament. Kumbaga, kung ano man ang nangyayari doon na lang yun. So when, when they look back, doon sa nangyaring ang yun, parang, nagawa pala ni ganito to. Ay, nagawa si Pilin. To think that they have their own partners. Hindi, kahit nung panahon nung pandemia na may mga lock-in shooting. Oo, daming creaming nangyayari. Ang daming creaming nangyayari. Hindi na lang creaming talaga yun. Creaming. After that, ismal-ismal na lang sila. Wala na, naman sila. Walang commitment. Hanggang doon lang yun. Walang commitment. Hindi natin naabot yung ganun, no? Hindi ako naabot ko. May mga... Hindi na namin masyado noon nasusulat, hindi na pinapalaki, pero maraming ganong insidente. At yan po ang aming episode ng Troika Talk! At nagsasabi sa inyong, Katok mga Pepsters!